Hello at magandang umaga. Nasa Filipino 9 pa rin tayo. Ikatlong markahan. Module 7 na. At ang ating paksa ay ang epiko ng India. Para maasita. Okay, ang ating most essential learning competencies ay nabibigyang katangian ang isa sa mga tinuturing na bayani ng alinmang bansa sa kanlurang Asya. Pangalawa, nahuhulaan ang maaaring mangyari sa akda patay sa ilang mga pangyayaring napakinggan. At pangatlo, nailarawan ang natatanging kulturang Asyano na masasalamin sa epiko. Okay. Bago ang lahat, subukin nyo munang sagutin ang mga gawain sa subukin. Okay, kung tapos na sumagot, papunta na tayo sa next slide. Okay. Aralin 5, Rama at Sita. Ngayon, sasamahan kita sa panibagong biyahe. Ito ang isang bansang matatagpuan sa timog kanlurang Asya, ang India. Tulad ng maraming bansa sa Asya, mayaman din ito sa mga aklang pampanitikan, tulad ng epiko. Isa na rito ang Rama at Sita na isinasalin sa Filipino ni Rene O. Villanueva. Aalamin natin kung ano-ano ang mga bumubuo sa kultura ng bansang India at kung paano naiiba ang epiko sa iba pang umuring panitikan. Okay, bago tayo magtungo sa India, balikan mo muna ang iyong nakaraang paglalakbay. Naalala mo pa ba kung saan iyon? Okay. Mahusay, sa Thailand. Ngayon, subukin mong sagutin ang gawain sa ibaba. Kinakailangan mong matapos ang gawain ito upang tayo ay makarating sa ating susunod na destinasyon. Okay, panuto. Sumulat ng tatlong mahalagang pangyayari sa alamat ng face mask. Gamitin mo ang maangkop na pang-abay na pamanahon, panlunan at pamaraan at mga pang-ugnay na hudyat ng pagkasunod-sunod ng pangyayari. Isulat sa hiwalay na papel ang iyong sagot. Okay, kasunod, tuklasin. Mahusay. Habang tayo'y naglalakbay, gawin mo muna ang hula larawan ng aking inihanda para sa'yo upang magkaroon ka ng ideya tungkol sa mga bansang India. Panuto, kilalanin kung ano, sino ang mga nasa larawan. Isulat ang sagot sa hiwalay na papel. Yan. Okay? Suriin. Basahin mo ang epikong Rama at Sita. Tuklasin ang mga kulturang Asyano na masasalamin sa epiko na ito at hulaan ang maaaring mangyari sa mga mabasa marinig na pangyayari. Ang akdang ito ay maririnig din sa link na ito. Rama at Sita, isang kabanata, epikong Hindu ng India. Okay, basahin nyo. Basta ba? Next. At, tapos na ba? Ito ang kasunod. Okay, naunawaan nyo ba ang inyong binasa? Okay, may mga katanungan ako. At narito ang mga katanungan sa pag-unawa sa binasa. Okay, panuto. Basahin ang mga sumusunod na tanong. Isulat ang sagot sa hiwalay na papel. Unang tanong. Ano ang kabayanihan ang ginawa ng pangunahing tauhan? Ibigay ang ilang pangyayari sa epiko bilang iyong patunay. Okay, pangalawa. Makatotohanan ba ang kanyang ginawa upang patunayan ang kanyang pagmamahal kay Sita ang tuwiran? Pangatlo,
Ano-ano ang mga di makatotohan ng pangyayari sa epekong binasa? Pang-apat. Paano pinatunayan ni Narama at Sita ang kanilang pagmamahalan? At panglima. Paano naiiba ang epiko sa alamat? Okay, tutukan ang pag-aaral. Pag sinabi natin epiko, ay tulang kasalaysay na nagsasaad ng kabayanihan ng pangunahing tauhan na nagtataglay ng katangiang nakahihigit sa karaniwang tao at kadalasan siya'y buhat sa lipi ng mga Diyos at Diyosa. Ang mapaksa ng mga epiko ay tungkol sa kabayanihan ng pangunahing tauhan, sa kanyang paglalakbay at pakikidma. Ang epiko ay galing sa salitang Griego na epos, na nangangahulugang awit. Ngunit ngayon, ito'y tumutukoy sa pasalaysay na kabayanihan. Mga epiko sa Pilipinas, Biyag ni Lamang, Hudhud at Alin, Ibaloy, o Ilalim, Ibalon Maragtas, Hinilaw, Agyu, Darangan. Mga epiko ng bansa, Iliad at Odyssey ng Gresya, Sigrid ng Alemanya, Kaleva ng Finlandia, Ramayana, at Hiwatha ng India, Kasaysayan ni Rolanda ng Pransya, Beowulf ng Inglaterra, El Cid ng Espanya, Epiko ni Haring Cesar, Tibet. Pagyamanin, gawain man. Katangian, taglay, ibigay. Kay Panuto, ibigay ang mga katangian ni Rama mula sa epikong Rama at Sita. Kopyahin ang format sa hiwalay na papel at isulat ang sagot sa loob nito. Yan, katangian physical, spiritual, pag-iisip at pagsasalita. Gawain to. Hula. Hulang may tama, Panuto. Hulaan na maaaring nangyari sa masumusunod na pangyayari. Pangyayaring napakinggan sa akda. Isulat ang sagot sa hiwalay na papel. Yan. Pangatlo. Kilalang Asya at kilalanin India. Panuto, isa-isahing mga larawan ng mga kulturang Asyanong masasalamin sa epekong Rama at Sita sa bansang India. Kopyahin ang grapikong pantulong sa hiwalay na papel at isulat ang sagot sa loob nito. Kay isa-isip, binabati kita. Mukhang lalo mong napaghusayan o pinaghusayan ang iyong pagsagot. Batid kong napayabong mo ang iyong kaalaman tungkol sa epiko at kultura ng bansang India. Mahusay mo rin naibigay ang iyong hula sa maaaring maganap ukol sa mga binigay na pangyayari. At Panuto, puna ng patlang upang mabuo ang diwa ng pahayag. Sulat ang sagot sa sagbutang papel. Sa gawa, Panuto, magsalaksik ng isang maituring na bayani sa kanlurang Asya. Bigyan siya ng mga katangian na batay sa hinihingi sa loob ng kahon. Ilarawan din ang kulturang taglay niya bilang Asyano. Gayahin ang format sa ibaba at sagutin sa hiwalay na papel. Okay, pangalan ng bayani. Yan. Pagkatapos sa panghuling gawain ay tayahin. Panuto, basahin at anawain mabuti ang mga sumusunod na katanungan.
piliin at isulat sa hiwalay na papel ang letra ng tamang sagot. Okay? Kasunod. Kasunod. At kung tapos na kayong sumagot sa tayahin, marahil ay tapos na rin ang inyong gawain sa inyong modules. Kung mayroon kayong mga katanungan, kontakin nyo lamang ako sa numerong nandyan sa inyong modules at free akong sumagot kahit anong oras. Hanggang dito na lamang. Maraming salamat.